I am filled with energy and excited ako sa fun and sa good vibes na dala ng ating episode ngayon. Special ang ating programa ngayon dahil sa ating mga bisita. Makakakwentuhan at makakasama din natin sila sa kanilang hobby later on sa show. Mayor Christy Angeles po, welcome at join us sa isang masayang balitaktakan dito sa Tarlac City, Talakayan with Mayor Christy. Siyempre, join po ako dyan, Mayor. Hansel Killing po, CDRRMO Head, and equally excited po na maging kakwentuhan kayo, Mayor, at ating mga guests ngayon. Hindi na kami magsasayang ng oras. Welcome po sa Tarlac City, Talakayan with Mayor Christy. Mga nagagandahang magkapatid, Miss Ira and Miss Almira Lopez. Ayun, hello po. Good day po sa mga viewers natin. And syempre, thank you po, Mayor and Sir Hansel, for inviting us po. Oh, no, it's an honor. We're honored. Ayan, good afternoon po sa lahat po na nanonood ng Talakayan with Mayor Christy. Good afternoon po, Mayor Christy and Sir Hansel. And salamat po sa pag-invite sa amin. Yeah. Super excited po kami dahil kakaibang topic po ito. Ayan, ayan. No? Ayan. Kami rin excited kasi first time namin nag-garden setting. Usually sa studio lang. Super special. Saka yung good vibes na prog na episode natin ngayon, Mayor. Puro seryoso nung last time. Ayan, medyo lang, eh. Feeling na lang niya. Feeling niya talaga. Okay. Magpapasalamat na agad ako ha kasi I know busy kayo sa maraming activities and it is a fact that you are already known and famous and have made name of yourselves. Pero alam nyo, si Mayor Christy, hindi basta-basta sumasagap ng balita yan. Siyempre, nagre-research din yan. Thanks, Hansel. Sabi sa'yo. You said it right. And because of that, pasensya na ha, we will start our show by copying ang inyong style of getting to know. Wow! We will have a short game from which magmumula ang mga questions natin for this episode. Mm-hmm. Oh, din na namin kayo tatanong yan, if game kayo, kasi I'm sure. Yes! Excited po kami! Parang vlog po ito eh. Ginagawa po namin ito sa vlog. Ulitin na namin yan sa vlog. So this is our own version of I have and I have never game. Yan. Okay. Alam niyo na yung mechanics niyan, syempre. Yes. So, raise the card na lang kung ano yung palagay niyo. Yung tamang sagot base sa tanong namin ni Mayor. Okay. It's either I have or I have never. Teka, okay. Teka. I have or I have never. Oh, yes, ma'am. Ganun meron or wala. Wala pa. Yes, parang ganun pa. Oh, parang ganun. All right. Okay. Sige, ma'am. Simulan niyo, ma'am. Mabilisan lang ito and maybe a one-liner explanation. Then later on, we will expound on your answers. Kaya be ready kayo, ha? Okay. Question number one. As flight attendants, were there times na kinilig at pumaparaan kayong tignan ang isang cute o gwapong passenger? No doubt. I have po. Parang lahat naman po ng FA. Ayan, normal. Parang every flight, pitinitingin ng cute, gwapo. Take note, ha? Makagwapo dyan. Take more flights. Normal po yun. Normal. Okay, I believe so, yes. Ako naman, ma'am. Ako naman. Question number two. Na maiyaba kayo ng away na yung mga flight passengers nyo or vice versa? Never. Ako po, I have. Pero hindi po ako yun ang away. Nakatagpo ka ng passenger. Yes. Oh, talaga. Kasi sa work po kasi namin talagang kahit tama ka, bawal kang mag-away. Diba? Kasi customer service po yung work namin eh. So, parang kahit mali pa sa hair, dapat kailangan mo na lang silang intindihin. Ayun na lang. Parang gano'n. Wala pa kayong in-eject sa napasahero dahil yung nga, makulit, bastos. Wala pa naman wala po. Pa pero naman. Kami inaaway. Malapit na po eh. Kaya dapat talaga yung pasensya ninyo. Super. No? Super dapat intindihin nila talaga. Tama. Minsan siguro may mga lasing pang pasahero. Si Aldo po napaiyak na. Napasahero, promise. Dapat talaga. Mahabang-mahaba ang malalang pasensya. May times ba na you regretted your jobs or wished you had other jobs? Parang never naman. Na-regret. So, two different answers. Pwede ba naming marinig ang inyong reason for that? Ayun, ako never ko naman po ni-regret na ito yung job ko ngayon kasi marami pong advantage at perks po ng pagiging isang flight attendant. Yeah. Pero siguro yung pangalawang tanong niyo po na, anong tawag doon? I wish. Siguro meron. Kasi meron po ako talagang dream job eh. Yun ang... May sagot. Pero isa kami answer. I have... Yung ano po, yung I wish meron pang job, pero never po ako nag-regret. Oo. And yung
dream job ko po kasi talaga is to be sportscaster. Yes. Parang naging blessing lang po yung pagiging flight attendant sa akin. So, but you know, God is good. Yes. He gave you very good jobs which opened doors for you, di ba? Super big blessing po talaga siya. And even yung family po namin, tuwang-tuwa kasi free flight. Free flight. Yun po yung pinaka. Perks. Diba? Every month, pwede kang umalis ng bansa. Halaga. Siguro kung hindi lang nag-pandemic na to, family. Opo, opo. Siguro po. Grabe, galing naman. Every month sa Boracay, ganun. Boracay. Yung favorite namin eh, Boracay. Okay, ako naman ulit. May bike ride na ba kayo na pinagsisihan nyo? Sinabi nyo, sana hindi nyo na natuloy. Kasi ito ba yung parang in short, na budol ride na ba kayo? Yes. Normal po yung budol ride eh. Yung sasabihin 40 kilometers na tapos uwi kami 100 kilometers na pala. May ganun po. Pero hindi mo naman siya pagsisihan po dahil sulit every ride. Yes, never have. Yung mga namimit mo sa kalsada, yung mga sumasabay na riders, and yung lugar na pupuntahan mong place. Yung experience po kasi talaga. Yung perspective siguro. I was just wondering, Sir Hensel, parang sasabihin 40 kilometers yes, and then ganun. All the way 100. Oo, may mga ganun. Nagilaran po. Doon lang tayo sa palengke, pero umabot na kayo dun sa pangalawang bayan. Dadagdagan. Ang hirap pala, grabe. Kaya yung mga budol ride tayo. Budol tayo. Wow. Budol. Pero kung ganyan naman yung katawan ko, ganyan ako kalakas magbike, ano budol ride dyan? Diba? Dalawang taon pa siguro, Sir Hensel. Hindi na ako. Mag-slim down na yan. Kaya-kaya yan po. Kaya-kaya. Alright. Walang katrasan ang sisters na ito sa ating minigame. That was fun. Pero sa mga viewers po natin, patikim pa lang yan ha. We will find na from these two lovely ladies, it seems na the sky is not their limit. They have done a lot of fun and exciting things even at their very young age. Gusto ko munang tanungin ang inyong experience as flight attendant. When was this or is this still your current job? Yes po. Ako po, nag-start po ako ng flying was year 2015 and this is still my current job naman po. So far, nag-enjoy po ako at ayun, sana magtuloy-tuloy pa, mababa pa yung service ko. As for me naman po, 2 years pa lang po ako flying and unfortunately, because of the pandemic, kailangan nila mag-lay off ng crew. Yeah, So kasama po ako sa natanggal dahil part pa ako ng junior team, yung mga bago. Oh, yes. So sila po yung, kami po yung inunang alisin. Oh, oh. So syempre sad, talagang malungkot dahil nag-enjoy ko na yung work ko. Syempre kasama si Aldo, nakakapag-fly kami together. Pero inisip ko na lang po na blessing din siya sa akin kasi biglang pumasok sa YouTube. Yes! Nagkaroon ako ng bagong opportunity. Yun siya nang sasabihin ko. Yes, ma'am. You lost your flight attendant profession. Yes. Pero eto naman. Yes. Ilan na bang milyon? 500,000! 500,000! Reaching! Lahat ng milyon! May better plans po pala si Lord. Yes, correct. Yes. When God closes the door, He opens the window. Yes. My question kanina, do you check out kung may cute o artista, singer o popular personalities on board with you on the same flight? Most memorable so far? Ano ba? Marami po mga pasahero, mga artista po na, syempre mo sa starstruck, ang pasahero mo pala siya. Ayan. Okay. Ayun, chine-check out po talaga namin. Talaga hindi pwede yung... ano, kahit nasa likod po ako, pupunta po ako sa harap para makita ko. Parang kunwari kukuha ka ng coffee pero tignan mo. Ganit po eh. No, lahat naman po lahat ng artista memorable. Oh, no? So pag di mo na DTS, pag ano po, before sila mag-deplane, pa-picture. Sayang eh. Oh, sa akin po ganun, si ano naman, Alice Dixon po yung nakita ko na. Mm-hmm. Na starstruck po kasi ang ganda niya yung song. Maganda siya, really. Ang galing. Yes. Mm-hmm. Ay, kailan ba kaya may magpapapicture naman sa ato? Later may magpapapicture kami. We will be honored kami ni Sir Hensel. Yes. Ako naman, hindi ba kayo napagkamalang kambal? O na-amaze sila dahil talaga magkamukha naman kayo? Yes. Meron every flight, may nangyari. Lagi po. Lagi! Super. Lalo na po pag magkalipad po kami, partner po kami kasi meron pong trolleys doon. Yung BOB po, yung pinipush. Yes. Lagi po kami partner. Tapos may mga pasahero nag... Ganun po yan. Actually, naman, tatawa na lang kami kasi next question nila, kambal po. Ganun yung tanong agad. Kanina nga lang, pagpasok niyo dito, nag-amaze na ako. Parang twins. Magkamuka, magkamuka, pati damit, the hair. Nagugulat po yung iba kasi akala nila twins kami pero 4 years po yung gap namin ni Aldo. 4 years.
Kaya medyo na-hurt po kasi sabi nila parang mukha pa ako ate. Mas mukha pa daw akong ate. At compliment po sa akin yun. Oh, yeah. Oh, 4 years younger, 4 years older. Okay. Was this your dream job? Parang, no. Hindi po. Ang dream job ko po talaga is maging lawyer po. Pero hindi po, ano, parang hindi ko po, parang after po kasi mag-graduate, parang gusto ko na po magtrabaho. Yes. So ito pong opportunity na pagiging sa flight attendant, pumasok na lang po siya, kaya ginrab na lang po. Ginrab ko na lang po. Yeah. Ako po yung sinabi ko kanina, sportscaster po talaga. Fan po kasi kami ng PBA. So lagi po kami nanonood ng live. So sabi ko, gusto ko, ay sa baba ako, nag-report, ganun. Pero same po, after graduation, gusto na mag-work. So yun, doon po pumasok yung flight attendant job. You know, sometimes God works in mysterious ways, you know. We want this, but God gives us another way, another reason na itong ibibigay ko sa iyo because I feel you will be a better person by giving you this. True. Ah, ganung one. Totoo po yun. Well, lahat naman tayo may pangarap eh. Kaya nga lang, sometimes after graduation, we are forced to or simply because limited ang opportunity, we have to. Yes. So, whichever, may purpose ang Panginoon. Tama. Since you are dealing with customers, naranasan nyo na bang mapagalitan, mapahiya, o mabulyawan? O kaya kayo naman ay hihingi ng nakapagtimpi, ng away, na ba kayo ng inyong mga customers? Alu. Ako po ay naranasan ko mapagalitan, mapahiya, napahiya, mabulyawan ng pasahero. Ayun po, siguro meron ding may times talaga na ganun eh. Darating din yun kasi hindi naman laging okay yung flight niyo po eh. Merong time lang na dahil nga po ang flight po noon is was busy flight, so medyo nagmamadali and short flight lang. Tapos yung pasahero is natamaan ko po natamaan ko po yung ako medyo kasalanan ko naman. Ako po ay hindi ko naman po sinasadya pero nagpa-sorry naman po ako nang maayos. Pero parang dahil siguro nga nabigla siya, nasaktan siya. Ayan. Nagmura siya. Hinura po siya. Ang sakit. Tood lang. Tapos, napaiyak po ako dahil first time ko po yun sa ano sa buong career ko po. Parang, okay, part of the job. Tsaka yung mas masakit po ito kasi marinig ng iba, nakakaya na hinura ka. Totoo. Sa kanya po, grabe sa kanya, sa akin, mild lang po yung naalala ko po, lalaki siya, pinapagod niya yung bag sa akin. Ang liit-liit ko, alam mo. Pinapagod po. Pero, yun po yung akala po kasi ng iba, job namin na buhatin lahat ng bags. Hindi po. Siguro po sa mga elderly, yun. Pwede. Mag-a-assist po kami. Pero yung nagpapabuhat po sa akin, machong-macho po. Hindi pa siyang nagpabuhat. Oo nga po eh. Malapit na po. Yung mga ganun. Tapos magagalit pa sa'yo, pag di po binuhat. Yung mga ganun po talaga pa sa hero. Pero normally, are you talking of Filipino passengers or foreigner? Sa akin, Filipino siya. Filipino po eh. Pinoy pa. Kababayan pa man natin. Ganun ang mga attitude. Opo, pero, so, nangyayari din po ito sa work na namin kasi akala ng mga iba puro glamour, saya. Yes. Diba? Ganun lang kasi parang nakikita nila kami sa airport laging maganda, glamorosa. Nakaayos. Yes. Pero pagdating sa flight, ang dami namin pinagdadaanan. Opo, totoo po yan. Ngarag na ngarag pala. True. Kasi we have to deal with different types of passenger every day. Every flight, iba yung set of passengers. So dapat pala every day before your flight, you have to pray, Lord, give me good passengers. Yes. Kind and understanding and patient passengers. Tama po yan. Very good. Alam mo, real professionalism ang nakikita ko sa inyong dalawa. To me, being professional is a frame of mind. Tapang at tibay yan ang inyong mindset, focus, and discipline, which we can see in your other passion and pursuit, which is sports. We will tackle that sa pagbabalik po ng ating programa, Don't Go Away, Tarlac City, Talakayan with Mayor Christy. We'll be right back. Sa ating mga kababayan na sumusuporta, nanonood sa ating Talakayan show, maraming salamat sa inyong suporta. Lalo lang tumitibay ang aming kalooban na pagbubutihin pa namin ang show na ito. Nagsimula ang Talakayan natin sa idea na paano ba natin madi-disseminate ang impormasyon para makarating sa ating mga kababayan. So naisip namin, gamitin natin ang social media or through our Facebook account para maka-reach out tayo sa ating mga kababayan.
Kaya ganyan po na-conceptualize ang talakayan. Information dissemination ang number one priority talaga ng ating talakayan. We want the people to be updated. Gusto namin malaman ang ating mga kababayan to be abreast with what's going on. Ano bang nangyayari? Hindi lamang sa lungsod ng Tarlac, kung hindi pati sa loob ng city government of Tarlac. Isa rin itong pamamaraan na ma-dispel natin or mawalang bisa yung mga nangagkakalat ng mga fake news. Kasi pag diretso na po niyong maririnig ang mga topics na pinag-uusapan sa talakayan, makakasiguro po kayo na totoo, genuine ang mga binabalita namin sa inyo through our Talakayan Show. Sumali po kayo, makinig lang, mag-tune in at mag-komento po kayo through our Facebook account ni Mayor Christie. Alam po ninyo, yung comment ninyong ito, malay-malay nyo, swertihin kayo at mabunot po kayo through electronic raffle ang inyong pangalan at kayo po ay magkakamit ng papremyo mula sa ating Talakayan Show. Inaanyayahan ko po kayong mag-tune in dito sa ating Talakayan Show every Friday at 8 o'clock p.m. Makibahagi, mag-participate kayo, mag-komento po kayo, makiisa po sa amin para malaman po ninyo kung ano mga latest na nangyayari dito po sa ating lungsod. Kanina ay mayroon na tayong naunang mga questions. Okay lang, ituloy natin kasi tama itong si Sir Hensel. May mga alam na tayo about you in your vlogs, nakapag-research na rin kami, pero dadagdagan natin. Okay, ready na. Okay, katuwaan lang. You can explain very briefly, yes or no. Alu, the first one na masasalan. No, okay. Ma. Have you ever gone on a blind date? Blind date? No po. No, never pa naman. Never. Oh, okay. What about you, Ira? Have you ever got a tattoo you regretted? Wala po akong tattoo. Ayaw mo magpa-tattoo. Okay. Walang tattoo. Okay. To both, have you ever watched an entire series of TV shows in one go? One go? Parang in one sitting? No. Yes. Yeah. Oh, wala din. Baka hindi po kami makapag-bet din. Oo eh. So, ang preferred hours is 5 a.m. nagigising. Mapapagalitan po tayo. Oh, yes. Okay. To both of you, have you ever Googled your own name? Yes. Yes. Gusto ko lang po makita yung pictures ko po dati. Halo Lopez, yung mga high school pictures, may ganun po eh. Ako naman, pag gumawa po ako ng vlog na ginugol ko yung name ko, and marami namang lumabas. Oh, nice. Ano? Oh, tsaka, okay. Man, grabe, ang followers nyo. Hindi masukat ko sa ipin. Talaga, ano? Oo, umabot sa ganyang kadami. Okay. Oh, masaya naman pala yung ulit, na yung mga ganyang medyo intimate questions. Yes, yes, no. Pero ito, kasi sa amin, sa DRR, medyo familiar kami sa emergency situations. Nagamit niyo na ba yung full zipper skirt niyo? Sa ano po, uniform. Yes, yes. Nakatuwa po, alam niyo po yung yes. purpose ng ano. Yes, yung zipper ng palda. So, nag-research. Hindi pa naman po. Never po naman. May palda, may zipper. Never pa naman po namin nagamit yung zipper for emergency. For ano lang? Lavatory purpose. Oh, yes. Pag yes. Okay. Oh, okay. Pero yun talagang purpose nun para in case of emergency, ma-unzip na namin siya. Tapos medyo kayong sa cabin. Yes. Or pag magsaslide ka, makaka-move ka po ng comfortable. Yes. So, nakakatakot din kasi pag talagang ginamit nyo na yun, di ba? I mean, sobrang epic na yun. Magtatanong lang ako, ha? Sige, ito, sige. Just amongst us, ano? Siyempre kayo, flight attendants kayo. Was there ever a time na umabot kayo sa emergency case na ninervous kayo, kinabahan kayo while on flight, on board? Meron po siguro mga times, Mayora, dahil may mga medical emergency po na hindi po maiiwasan. Pero sa akin naman, in my experience naman po, minor lang naman po, like mga fainting, yes, ninenervous yung mga pasahero, yes. High blood, yung mga gano'n naman po. At kaya naman po namin yun kasi dahil trained po kami as a first aider. Tama, tama. Pero yung iba kasi, nakakakita ako sa movie, gumaganyan bigla. Turbulence! Ang turbulence po, ay isa rin po sa... Parang roller coaster ride yung pala. Naka-experience na ba kayo ng mga ganun situation? Yung mga severe turbulence po. May mga nahuhulog na po na bags, may ganun po. Oh, pero sanay na rin po kami, no?
Sanay ka na ba? Sanay ka na ba siguro? Nung una, siguro po nung bago pa rin ako sa flying, yes. Every little bit, kinakabahan talaga ako. Pero, syempre, everyday ka lumilipad. So, nagiging normal lang. Masasanay at masasanay din po siguro. Yung mga pasahero, sila yung umiiyak pa, may sumisigaw. Yun, ganun po. Siguro kung ako yun, Rosario ang ganda yung alabas ko. Pag-alang tayo ako. Nagpa-pray na. Ganun din po. Oo. Prayer na. Complete surrender na. Sumahala ka na. True. In fairness, your uniforms were a nice blend of fashion and function. Just as fashions change throughout our daily lives, so did the style of flight attendants' uniforms. Noon ay parang structured military-style dress suits. Yes, ma'am. Pero ngayon, more casual. Yes. Boxier, outfits of the 90s and beyond. It's safe to say, cabin couture has come a long way. Yeah. Pero, mas gusto kong malaman yung fun part naman about their favorite place of country na napupuntahan ninyo so far. Yan, yan, yan. Meron ba? Meron na ba kayong favorite ako place po, pag nagmula? Sydney, Australia. Kasi po, kasama ko si Alan nun eh. Sabay kami, overnight pa yun, di ba? Ikaw naman, Japan. Ako siguro Japan. Yeah. Food, people, place po, ano na, sarap lang din. Saka, yung po siguro yung favorite. Sarap mag-shopping po dun, mura. Yeah. Maraming mura sa Japan. Talaga gusto ko yung mga mura eh. Diba? Value for money. Yes. Diba, halos lahat naman po ng flights na napuntahan ko, kasi together with Ira. Yes, masaya. Okay. Yung ginagawa po namin, in-exchange flight po namin. Pwede pong mag-ganon. Pwede pa pag di kami magkalipad, hanap kami ng crew na kapalit para magkasabay kami. Masaya. Masaya, correct. Ano, sister bonding. Yeah, you travel together, you work together, it's fun. Yes. Diba? Okay. You are still young, and yet you have seen a lot already. Kita naman sa personality niyo na you are thirsty for more. Ibang klaseng thirsty, yes, baka mamamang. Yes, baka mag-interpret niyo ako. Thirsty for more adventure. For more flights, for more countries to visit. So, yun ang favorite places ninyo so far when you were flight attendants. How about in your biking? Anyone or more in particular? Which is very memorable. Memorable. Kami po, marami na po kami napuntahan ni Alu. Through biking eh, napunta na kami ng Tagaytay, sa baba, Laguna, Baguio. Pero yung sa akin po siguro, going to Baguio. Really? Kasi, ever since po, bata pa lang kami, pupunta kami ng Baguio, nang nakasasakyan eh, yes, diba? Yung ang tagal-tagal, 4 hours. Ngayon, hindi ko po in-expect na makakapunta ako ng Baguio nang nakabike. Safe ba yun? Along MacArthur Highway? Safe naman po. Kayo. Basta alam niyo po yung lane nyo, doon kayo sa side lang. Hindi ka sasabay sa mga cars. And maganda naman po sa amin, group po kami. So, may mga nag-guide din po sa amin. Hindi lang naman po kami lang. Talagang, pag nag-bike po kami, lagami 10. Yes. Para may mga nag-check ng car sa side. Diba, Lou? And ako din, siguro, Baguio din po yung ride na po na memorable sa amin. And halos po lahat ng mga rides namin kasi we get to meet other subscribers. Yes, yes. Ayan po, nakakatuwa rin po kasi nag-aabang sila kapag meron po mga rides na ano. Talaga. Ano mo, ito lang. I heard from my daughter, sumisigaw daw mga tao. Idol! Idol sa kanila. Pa-picture naman, idol. Ang saya po. Talaga. Ganun sila kasikat, sabi nga ng anak ko, mami. They're very famous. Mga tao calling them idol. Nakakatuwa po. Nakakatuwa. Yung dadaan ka lang pero nasa labas sila ng bahay nila kasi alam na dadaanan po nila namin yung house nila. Ang galing, no? Celebrities, you know, in your own right. Pero nakakatuwa din po kasi dahil alam, naging active nga po yung mga tao ngayon dahil sa biking. Kaya alam nyo po na kilala po sila. Kilala po siguro kami dahil, nagbabike din pala sa Wings of Insport. Nag-boom kasi yung cycling po ngayon, di ba? Nung pandemic, alam nyo yan, sir. Ito na lang pandemic. Before, ang konti na nagbabike. Tapos nung nag-pandemic, gulat kami. No, kahit sino yung mga hindi namin na-expect na magbabike. Talagang nakakasama ninyo. Yes. Siya nakakatawa dahil nagli-live sila ng healthier lifestyle. Yes. Kasi and they want to associate with you. Yes. Because they enjoy your company. Opo. Yun po. Dito naman sa Tarlac Province, meron kayong favorite place to where you have to go Monastery. Biking? At kasi bulubundok. Ito po namin lagi dito. Ito po, yung San Jose po. Favorite po namin yung pati TRP. Thank you. Basta po San Jose. Dito po talaga. Maganda Western ang view. Part. Tsaka maganda ang kalsada. Yes, wala pong cars masyado. Yes. So, lalo na ngayong restrictions. Yes. Medyo binabawal nila. Wala, bawal. Bawal po. Okay.
I have tried biking, pero for obvious reasons, I'm not at par with you pagdating dito. Pero later on, susubukan natin mag-bike. Sir Hensel, wow. Alu, and yes! Finally! Nakikita namin si Mayor na nagbabike. Bike with Mayor Christine. Okay, pero siyempre, kasama ka Sir Hensel. Okay, Sir Hensel. Meron ka lang ng cycling shorts. Ready na ako, naka-ready na. Mountain bike shorts. Pero tanungin muna kita, Sir Hensel. Ikaw, anong experience mo habang nagbabike ka? Ayan nga ma'am, si Ara saka si Alu sa road, most parang yeah, yes. Road eh, no? Road, lahat sila pag napapalood. Kasi yung wife ko, subscriber ni Ayre, napapalood niya. Oh, so talagang road sila. Kami naman, sa mountains, trails po kami. Trails. Oo, medyo parehong pagod din po yan, medyo nakakapagod din. Pero when, tama again, going back from pandemic, nagbabike na talaga ako nun ma'am, pahinto-hinto. Pero nung nabuksan na ulit ng quarantine, nag-start na ulit ako mag-bike. Nag-bike ulit. Ngayon, medyo huminto ng onti. Medyo marami na naman tayong tinutulungan. Yes. So, well, kung biking lang ma'am, medyo nag-bike na po tayo matagal-tagal. Okay, maganda ang biking, ano? I remember when I was, the first time I learned to bike, I was in grade 2. Sa Blossomville pa, yung lumang Blossomville, mababa pa yung daan. Okay. So, ilang beses ako nahuhulog sa kanal. Kasi, hawak nila, tapos bibitawan. Tuloy-tuloy ako sa kanal. Pero that did not stop me from biking. Kaya nga lang, alam mo naman, nagkakaedad. Tama. Nawawala na ng time for this. Pero, biking is a good sport talaga. Very, very. Well, kayo, Alu, Ira, paano kayo nag-start ng bike? Kami po, na-encourage lang kami ni Papa Louie kasi mga year 2013 po, nag-start siya ng pagbabike. Then may mga spare bikes lang po siya sa bahay, MTB, mountain bike. So, bata pa lang naman po kami, nagbabike na rin kami sa Blossomville. Kaya magkabit-bahay po kasi kami. So, yun po, nung 5 years ago, seryoso siya nagbabike eh, naglo-long ride na rin siya. Mahilig naman po talaga ako sa sports, tinry ko. Hanggang sa na-enjoy ko. Pumasok na po ako sa mga races. Naging so, nag-race ka rin? Nag-race po ako, duathlon. Bike racing? Triathlon? Yes po, triathlon. Oo, try ka na pala. Ako. Seryosong kwan na yun. Medyo kwan na yun. Nakakapagod na talaga yun. Higher level na yun. Well again, Dan, into biking tayo. Anong, sa siyempre kayo so most of the time sa road, anong pinaka-guidance nyo sa fellow bikers natin na how to be safe and secure habang sila yung nagbabike in on a road setting? Marami dapat isipin talaga before ka lumabas for a ride. Eh. Una siguro po yung proper gearing. Yeah. Syempre dapat may helmet ka. Hindi ka pwedeng lumabas ng bahay nang wala kang helmet. Number one po yan. Number one. And your outfit. Yes. Diba dapat komportable ka sa shoes mo, okay yung damit mo, and gloves. Uh-huh. Importante rin yung gloves. And your bike, your brakes. Check your brakes. Before ano, biking. Yes. Check everything. Ano pa ba? Road signs. Siyempre kailangan mong mag-follow, yes. Diba? And basic hand signs. Okay. Yung mga sa biking po, kailangan din nating aralin yun. Stop, di ba? Alam ni sir yan. Mm-hmm. Di ba sir? Ganon. Tama. Ganon. Marami yan. Left, right, stop. At kung tuturo ka na mayroong hazard dito na dapat iwasan ng sa likod mo, kailangan mo rin po siyang sabihan. Eh, what about your encouragement naman sa mga beginners o natatakot magbisikleta? Mm-hmm. I was also once a beginner naman. Hindi lahat kami tayo. Kaya ang maganda rin is meron akong kasama na nag-guide din sa akin at nagko-coach para mas maging safe din. Yun naman talaga. And syempre, kung natatakot kayo mag-bike, dahil nga natatakot kayo sumempla, doon. Pasugatan. Wag. Kasi normal. Part yun normal na yun. Ano. Oh. Yes, normal part yun. Yeah. And siguro, malaking bagay din na meron kang group to motivate you, to inspire you, and to guide you. Di ba, mahirap kasi magbabike ka mag-isa, wala kang alam, paano ba magsimula. So, siguro join a cycling community. Yes. Na sasama sa'yo sa rides. Okay. Maganda po yun. What are the things that we should remember when it comes to biking? Mga basic, simple things na dapat nating tandaan? Focus on the road, always. Yes. Okay. Always be alert. Attitude and behavior. Yes. Kasi dapat ba, importante po na okay yung attitude mo dito kasi hindi naman pwedeng bad trip ka. Oh, galit ka sa nauna sa'yo, diba?
Yun. Oh. Pasensya rin. Kasi lahat tayo, nasa daan tayong lahat. Yes. Kaya pantay-pantay lang dapat. Yes. Intindihin nyo din yung ano. Mag-intindihan lang. Nag-iintindihan. True. Pareho kayong bikers eh. Alam nyo, it's so nice to hear from both of you insights about biking and your sports. But I heard si Miss Ira is a triathlete. Yes. And is into triathlon. Yes. Eh. Pagdating dito, ang alam ko lang na rules are the following. Don't drone, don't crash, and don't walk. Pero I'm not wrong, I think. Pero it pays to listen to experts and coaches. Oh, yan. So, I mean, sa tagal yung nagbabike, syempre may nag-mentor sa inyo. Yes. May, syempre may nagturo dyan. Mm-hmm. Family members lang ba? O meron talagang coaches kayong kinuha? Si Aero po is, since nag-triathlon na siya, ako, never pa po, nag-coach po siya. Nag-coach po ako ng coach nung napasok na po ako sa sport na triathlon. Mm-hmm. So, may ano po ako, swim coach. Ganyan. Pero sa bike ko, papapulang pa lang. Talagang si father lang talaga. Sa run naman po ako lang. Oh, okay. Mm-hmm. Oh, maganda rin na pag ang father of the family, head of the family, may time to spend sports with the children. Yes. Supportive po siya sa sports sa amin. Dahil sporty siya, yes. Kaya kayo na geared din kayo towards sports. Well, syempre, with your status right now, vlogging and itself, meron ba kayo nakakollaborate dyan na bikers din into vlogging? O celebrity itself? Opo. Meron ba? Ako po, nakakollab ko na po yung mga sikat din na YouTuber na cyclist. Uh-huh. Opo, diba sabay-sabay tayo? Yes. In-invite po namin sila sa Tarlac. Sa Tarlac din po eh. Sa Panikip po kami nagbike, parang 60 kilometers yun. Meron pong galing Manila, galing Davao City. Uh-huh. And sa celebrity naman po, last month, two months ago, Kuya Kim. Oh, yeah. MOA, nag-MOA ride po kami. Wow. Sa Manila. Okay. Ano eh, into biking na rin po siya. National level na, no? Nakatawa nga po kasi pinapanood lang namin si Kuya Kim sa TV tapos nag-message po siya sa akin. Yes. Gusto niya makipag-collab, kaya kilig po talaga kami noon. Wow. Siya pa ang kumontak sa iyo, no? Po. Kasi, I mean, siguro mapag-quan din yan, mapagbasa, mapag-open. Research. Yes. There is no stopping for our two very brave, lovely, and beautiful ladies. And what is good is they selflessly share their adventure and experiences with us through their vlogs. Sa ating pagbabalik, susubukan namin ni na Ira and Alu, and of course, kasama din si Sir Hensel ang pagbibisikleta. But wait, kung sila ay may vlogs, meron din naman kaming short AVP for you para maging updated tayo sa Tarlac City. Let's all watch this. Isa na po yan ang aking Tarlac City Plazuela Development. Malaki na pansin po ninyo na malaki na rin ang pinagbago ng aking Tarlac City Plazuela. Total facelift po ang ating ginawa dito upang ito po ay magsibig isang top tourist destination sa Tarlac City.
whatever we have accomplished and achieved in the past 5 years since I first assumed office as city mayor are the fruits of our collaborative team efforts and strong unity. Ngayon na sabihin po tayo ng pagsubok as ay mas kailangan po natin ang isa't isa. Wala po sanang pilitin. Kung tayo po ay patuloy na magkakaisa, mararampasan po natin ang kahit anumang tulos. Kaya ngayon, higit kailanman, tayo po sana'y magkaisa. Bawat oras, sama-sama. We will fight as one, and we will be as one. Welcome back once again dito sa Tarlac City, Talakayan with Mayor Christy. Kumusta ang pagbabike, Sir Hensel? Di ka ba medyo yung tuhod mo, yung balikat mo? Umabot lang ba kahit? Pero mukhang nag-enjoy ka sa tingin ko. Siyempre. Pero nakakasad naman kasi last segment na ito. Anyway, if you want to catch up more of our guests, you can find them in YouTube along with many other subscribers nila. Check out Ira Lopez and Alu Lopez. Napakadali po nilang makita sa YouTube. Pero maliban kay Ira at Lou, sikat din si Lian. Dahil sa nakakatakam ng mga lechon. Walang katapat dito yan sa Tarlac City. So sino po ba si Lian? Lian po, bunso namin. Paano ang bunso po namin? Pinangalan po namin. Si Lee Antoinette po talaga. Short for Lian. Okay. Siya pala yung famous na Lee Antoinette. Pero masikat yung Papa Louis. Naks naman. Yung Louis Lechon. Yeah. Kasi matagal na eh. Oo po. Nag-start doon sila. Na sikat na talagang may pangalan na pagdating sa Lechon. 20 years na po sa Lian. Sa Tarlac City. Louis and Lian Lechon. Yes. And sa mga hindi pa po nakakatikim, tikman nyo na. Tarlacan nyo, sa hindi pa nakakatikim. Diba? Imagine naman ha, ang gagaling pa ng promoters. Ewan ko lang, you will be missing half of your life pag hindi nyo natikman ang Papa Louis Lechon. Yes. Ngayon, natikman nyo na ba? Yes, yes, naman. Thank you po. Yes. Thank you po. Yung pag kumakain kayo ng lechon. Ganyan. Siyempre with bike. Sasabayan ng bike. With proper exercise and diet. Yes. Diba? Pagkakain ng lechon, go and bike. Yes. And burn your calories. Pero kayo, fit na fit ang inyong bodies. And to think you have a lechon family business. Pero it doesn't look on you na may lechon business kayo. No? Aside from biking, are there any other sports or activities now or when you were younger? And sa inyong build and brains, have you joined beauty pageants? Ako po, since elementary days, marami na po akong pinapasukang sports. Nagtry na po akong badminton, football, volleyball, and nung high school naman po ako, varsity ako ng softball. Oh, wow. Pero nung college po, dun pumasok yung biking, duathlon and triathlon. And dun po nag-start yung sineryoso ko na. Parang naisip ko na, parang ito talaga yung perfect sport for me.
And nagstay ako. Beauty pageant? Never. Never. Ito. Pero you have the beauty ay, of being a pageant candidate. I do. Parang di ko. Hindi mo eh. Parang kulang ko eh. Oh. Ako naman po, hindi naman po talaga ako sporty na sporty. Pero gusto ko po nagda-try lang din yung mga running, swimming. Yeah. Gusto ko lang pong chine-challenge sa sarili yes. ko. Yes. And nung ano lang po, mahilig lang po ako nag-workout. Yun lang po yung parang exercise lang para yes. ano, mag, ano ka, mag-proper, ay, mag-function ka ng buong araw. Yes. So yes, yun, so. Sa beauty pageant, siguro once lang. Wala lang. Sa school lang po yun. Ah, and hindi na po ulit. Okay. Mm. Well, kasi alam mo, no, sometimes sports and beauty pageant, they come together. Yes, ma'am. Pero unless you choose one or the other and be serious on sports, makakalimutan mo talaga ang beauty pageant. Yes, ma'am. But when you're more serious on beauty pageant, secondary na lang yung sports, nandoon ang focus mo. Opo, opo, opo. Okay. Oh, ayun naman. Papunta naman tayo sa vlogging. Mm-hmm. Okay? So, ano naging spark sa inyo dito? Buti napunta kayo sa vlogging. Mm-hmm. Diba, I mean, nagbabike lang tayo noon, tapos napunta. Paano tayo napunta sa vlogging? Ako po, 6 years na ako nagbabike, pero 2 years, talagang 2 years ago lang ako nakapag-isip na i-vlog ko siya. Uh-huh. Ako po kasi, nung college, course ko was mass communication. Ay, kaya pala. Opo, so mahilig na po ako mag-take ng videos, yes. mag-record, and pag may mga event po sa house namin, lagi lang ako nag-video-video. Yes. Hanggang may time po na wala akong work na, di ba? Yes. Parang day off lang po ako sa Cebu Pacific. Wala akong magawa. Pinag-compile ko po yung mga nagawa kong videos na nag-Boracay kami. Hanggang naging parang vlog na po siya. Ayaw. And yung ginawa ko po, try ko nga ito upload sa YouTube kung may manunood. So nung in-upload ko po, nagulat ako na yung mga nag-comment na more. Doon po nag-start. Mm. And nagbabike naman po kami lagi. Sige nga, document ko itong mga pinupuntahan namin. Mm-hmm. And yun, doon na rin po nag-boom yung mga subscribers ko kasi more on cyclist po yung mga subscribers ko. Oh, nagsusubscribe. Alam mo what my daughter said? Sabi ni Andy, Mommy, it's very unusual for a flight attendant to be a biker. Tama. Normally, pag flight attendant ka, lagu-lagu ka. Lagu-lagu. Girly-girly. Ayaw ba itumitim? Ayaw ba itumitim? Girly-girly. Kaya dami po nagugulat, ha? Okay lang sa inyo umitim? Kami po kasi ni Alu, parang na-appreciate namin yung color namin na morena. Morena. Never ko na tayo mag-gluta-gluta. Okay na po ako sa skin ko na to. Love your skin. Yeah. Ako naman po, I started vlogging kasi I was encouraged by Ira and yung mga followers and yung mga nanonood ng vlogs kasi halos po lahat ng vlogs ni Ira is kasama ko. Oh. And kaya sabi, bakit hindi ka gumawa ng sarili mong vlog? Mm. Para ano, para may ibang content. Like, kunyari, dahil si Ira po is na unfortunately nawala po siya sa back. Ako naman po yung parang yung content ko naman po is flying and also then biking, family vlogs. Kasi na-miss po nila yung content ko na lumilipad. Yes. Sabi ko, i-subscribe niyo si Arlo para ibang content naman yung makikita niyo sa kanya. Okay. Two different things. Tama? Yes. Okay. What subject do you like to feature most in your vlogging? Ako po more on places po places. Yung gusto po talaga namin gawin ngayon, pumunta ng Cebu, ng Davao, iba-ibang lugar sa Pilipinas na para ipag-bike. Magbabike po kami din tapos i-meet mga subscribers namin. Yun po, kaso wala pong masyadong flights po. Yeah po eh. Kaya siguro after na lang. After na lang ng pandemic na ito, no? Pero kasi, no, very unusual for a flight attendants like you. May beauty, may brains, and you have the looks and the body to go biking. When normally kasi we think biking or cycling is only for men. For guys, for guys. Mm-hmm. Pero kaya pala natin. Yes, girl kaya power. Kaya din ang girl power pala. Makapag-sports din tayo. Pero anyway, yan, sa vlogging nyo, syempre, may mga spontaneous ka dyan na reactions. Meron na bang, I mean, nag-propose sa social media? Doon sa mga accounts nyo? Sa comment section, may nag-propose ba doon? Like, ano, Naliligaw ka mo? Ligaw? Propose kasi social media, umaabot pa sa ganun. Parang hindi naman, wala hindi naman doon ganun. May mga comments lang po na nakakatuwa, like, crush kita, ate. Pero may mga ate naman, kasi parang kami po istingin po sa amin mga ate na. Ayun naman po. Wala naman po. Wala naman. No, di mo ganda akong ganun. O paano negative comments? Negative comments, hindi naman na po namin tinapansin. Meron, marami din. Meron din. May mga bashers, normal po yan sa YouTube world. And bago ko po naman pinasok yung social media, alam ko na, in-expect ko na yan. How do you handle it? Ako po nang una, na-hurt ako. Oh, dinidelete ko, Mayor, yung mga comments nila. Yes. Hindi ko tinidelete ko kasi ayokong
mabasa din ng parents ko. Kasi baka ma-hurt din sila. Pero nung tumagal na po ako, sa pagbablog, sabi ko, normal pala to, okay lang. Yes, and sabi nila, kung wala kang bashers, di ka sikat, sabi nila. Take note, CIO. Di ka relevant. Wala tayong bashers. Hindi ka sikat. Kaya sabi ko, go, okay lang. Kaya huwag tayong ma-hurt. Yes, huwag tayong papansinin. Huwag may mga bashers tayo, let's take it lightly. Sikat ako. Sikat ako, binabash ako eh. True. Ganon. Kasi ayun, ganun, pero ikaw, alo, walang ganun. Ganun naman, meron din naman po, pero hindi ko naman po talaga pinapansin. Kasi talaga. Pag so, pinapansin mo, mas lalo kang, yes, ano eh, parang, okay. Pero if you get a dare, or sabihin na lang natin, you have a chance to do one of the things in your bucket list, what would it be and how will you vlog it? Ooh, bucket list. Bucket list. Hmm. What will it ako, be? For now po, gusto ko lang talaga mag-travel nang nakabike. Yes. Yun po, yung Cebu, Davao, parang buong Pilipinas muna. At then, yes, soon, pwede tayong lumabas ng bansa. Yun parang po. Ronda Pilipinas? Yes! Yes. Ganon. Traveling. Yan, ganon po, yun po. Ikutin natin. Imbes na siklista, mga beautiful ladies na yun. Yun, yeah, pwede, pwede po yun. Ko din. Oo, okay. Sasama nila ako. Isama nyo kami. Oo, kan. Pero baka hindi ko kakayanin. Hindi natin kakayanin. Ito, kumbaga sa biking, eh, full gas na tayo. Or going out, all effort na tayo sa pagtatanong. Ira, describe the color blue to someone who is blind. Mayor, di kami prepared na yung parang Miss Universe question dito. Ito nga, Mr. La question pala to. Ang dami tinanong sa akin ni Mayor dito, ako kinabahan. Kaya kasi sinabi, kaya ka din sinabi, Mayor, na hindi ako nagpa-pageant dahil sa magandang tanong. Ano ba? Blue, syempre kasi pag sinabing blue, sky and ocean agad eh. Kaso, di ko naman pwedeng sabihin na hindi niya nakikita. So siguro, sabihin ko na imagine niya yung sound of ocean and the waves. Kasi when yung sound kasi nun, parang peacefulness, calmness. Yes. And the color blue represents tranquility, yes, serenity. Yes. Ano pa ba? Peace, yun. Serenity, peace. Calmness. Peace. Ano yun? Sumay na rin ako. Kaya mo, magtanong ako. Sige. O, ito isa kay Alu naman, ha? Alu, ikaw naman be ready. Describe the color red to someone who's also blind. Wow, red. Okay, red. Siguro, marami kasing, ano eh, meron bad and good naman na, ano eh, representation ng color red. For the bad, siguro, ano, paano ba? Marami eh, like, anger, power. Pero syempre, ito is positive, like life. Love, health, pwede rin. Yes. Siguro, di-describe ko yun sa blind person. Like, try to hold your ano, heart and feel the your heartbeat. Yeah. Miss Universe, so Tarlaxi! Sigurado ko na ayaw niyong mag-pageant. Mga judges, ang galing. So that is, that is the color red. Ako naman, ako naman. Sige. So flights, morning, midday, red eye. Red eye. Red eye po is from evening to morning. Yeah. Ako morning po. Kasi, paano kayo nagsasama? Ang pala yung pareho. Minsan po napipilitan na lang po ako eh. Ayoko po. Si Alu po kasi mahilig sa mga puyat. Yung madaling araw, gising pa siya. Kaya ko po yan. Ah, talaga? Ako po morning kasi pag morning flight po, lunch tapos ka na eh. Uwi ka na eh. So buong hapon, pwede ka pa mag-mall. No. Di ba? Ganun po. Gusto ko po morning. Okay. Which part, gesture, or personality of your sister is your favorite and why? We start with Ira? Alu, siguro yung pagiging energetic po niya. Pag naubusan po ako ng energy, binibigay ko sa kanya yung camera ko, bahala ka naman. Kung naman mag-vlog, ganun. Ako naman kay Ira, generosity. Kasi masyadong generous sa Ira. Yes. Kaya kita naman sa mga subscribers, sa lata naman, giveaway and all. Puro giveaway ng bike. Bumibigay po kami ng bike. Ayan. Ang galing naman. Ayan. I remember my children in you. Alam mo, kahit na mga adults na sila, they are sweet and caring with one another. With the kind of attitude you have towards each other and your other sisters, I believe you are raised well by your parents. Saludo po kami, Papa Louie and Mama Agnes. Agnes, yes. Napakasarap na nakakakwentuhan ko kayo ngayon. Napakagaan at walang pag-aalinlangan. Alu, Ira, may thank you message ba tayo dyan? Ayan, syempre, thank you so much po sa mga viewers natin na
Nagtapos, ayun, tinapos niyo po yung video namin with Sir Hensel and Mayor Christy. And syempre, thank you po for inviting us today. Sobrang, ano to eh, big opportunity sa amin na makausap pag isang mabuting ina ng Tarlac City. Oh, tama. So, ito yun, promise. Fan po kami, Mayor, promise. Maraming salamat po. Maybe because we are neighbors. Isa rin yun. Syempre, proud kami. Ano yung mayor namin? Kapit-bahay namin! Ganon. Ayan, salamat po, Mayor Christy and Sir Hensel. And sa lahat po ng mga nanonood ng talakayan with Mayor Christy, salamat po. Ayan, if you guys have time, pwede. Yes, subscribe to our channel, Ayer Lopez and... Ali Lopez po on YouTube. Okay. Gawin natin ganito, 1,300 plus ang employees ng City Hall. All of you, ha? All of you, mag-subscribe tayo. Ayan, maraming salamat po. Thank you po thank so you much. Thank you din. Thank you. It's an honor. Thank you, Ms. Ira, Ms. Alu, ha? Congrats sa lahat ng inyong accomplishments. And we wish talaga na sana ma-achieve nyo lahat ng inyong desires. And congratulations din sa mga nanalo at pinili to raffle mura nung nakaraang episode. Okay. Limang lucky winners ang makakatanggap ng sorpresa mula sa ating programa. Congratulations po sa mga sumusunod. Ugaliin pong tumutok sa aking official Facebook page, Mayor Christy Angeles, dahil legit na balita at impormasyon ang inyong maaaring makuha at malay mo, isa ka sa mapili sa ating susunod na raffle. Hanggang sa susunod na edisyon ng Tarlac City Talakayan with Mayor Christy, ako po si Hensel Kiling. Bago po kami magpaalam sa inyo, mga giliw naming taga-subaybay, nais muna naming pasalamatan ang Cafe Isabela, ito po, dito sa Westwood Farm para sa aming napakagandang location ngayon. Tarlac City Government is with you in this trying times of pandemic. Huwag po tayong susuko sa anumang laban. Life is like riding a bicycle. You don't fall unless you stop pedaling. Kaya tuloy lang ang pagpedal natin, tuloy-tuloy ang buhay. Ako po si Mayor Christy Angeles and thanks a lot for watching. Stay safe, Tarlac City. Patuloy po tayong magkaisa bawat oras sama-sama. Hanggang sa susunod na Biyernes, alas 8 ng gabi, dito lang po sa aking official Facebook page para sa isa na namang masaya at makabuluhang balitaktakan. Dito lang sa Tarlac City, Talakayan with Mayor Christy.